guys, welcome to my channel. So ngayon, ang ipapakita ko sa inyo is kung ano yung laman ng hospital bag for my baby. So currently, I'm 36 weeks, turning 37 na tomorrow. Before tayo mag-start, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. If you want to know kung ano yung mga laman at dadalhin ko sa hospital for my baby, please keep on watching. Yan, so ito yung mga gamit na nakapack na. Actually, nagpack na ako last week pa. So this week ko lang siya nakompleto talaga, as in nakompleto. Kasi, yun nga, magsa 37 weeks na tayo, so kailangan prepared na. So, ano yung mga natutunan ko na mga dapat dalhin at di dapat dalhin, ito na yung mga gamit na yun. Kasi, ang experience namin dun sa first baby namin, nag-labor ako madaling araw. Actually, hindi ko alam na nag-labor na ba ako nun or umakit lang yung chan ko talaga. Tapos, ano nangyari? Mga around 12:30 yun ang madaling araw. Sabi ko kay Kenneth, pag alauna, masakit pa to, pumunta na kami ng delivery room to check kung nagli-labor nga ako. Sabi niya, hindi, pumunta na tayo ngayon. Eh, wala kaming dalang gamit. Hindi namin dala yung baby bag. Wala ako. As in, wala talaga kaming dalang gamit kasi in-expect ko mag-check, magpapacheck lang. Pagdating doon, turns out 3 cm na pala ako. So, hindi na kami pinauwi. Wala kami dalang gamit. Kaya ngayon, minake sure ko talaga na nakapack na kami, ready na dalhin siya anytime. Every time pupunta na kami ng hospital, kahit check-up lang, dadalhin ko na siya para lang sure. So, mag-start na tayo. And so, unang-una is yung document. So, ayan, nilagyan ko siya ng label. So, gumagawa rin kasi ako ng stickers, kaya syempre nilabelan ko siya. For me, ang dadalhin talaga is yung birth certificate ko and yung marriage certificate namin ni Kenneth. So, yun lang naman kasi yung hihingin requirements to file the birth certificate nung baby. And kung meron kayong PhilHealth or SSS or kung ano man yung mga healthcare, ano nyo, card, health cards, yan, dalhin nyo din kasi ipapakita nyo rin dun para magamit nyo. Like ako, meron akong PhilHealth. So, dadalhin ko din yun para dun sa benefit ko sa hospital. So, next naman is diaper. So, ito muna yung size na dadalhin namin na diaper. Kasi, pwede pa naman kumuha ulit si Kenneth ng stock dito. Para sure, magdadala na lang muna kami. Kasi, last time, yung kay Pablo, hindi kami nakapagdala ng diaper. Ang nangyari, yung diaper na galing sa hospital, which is more expensive than bibili ka or magdadala ka. Kasi syempre, may charge yung diaper, tapos mas iba yung price sa hospital. Kung mas advisable na magdala ka ng sarili mong diaper, in our case kasi, kaya ito yung napili namin na brand. So, ito na yung tested namin na brand with our firstborn. Pero syempre, I'm sure iba-iba naman yung skin type nila. So, kaya maliit din muna yung dadali namin. We just want to make sure kung okay ba sa kanya yung diaper. Pero hopefully, okay sa kanya tong Pampers na newborn. Kasi medyo nag-hoard na ako nung Lazada, say. Madami-dami na kaming stock. So, itong pack na to is yung 26 diapers na laman. So, iba-iba naman yung brand ng diaper. So, syempre, choice nyo yun kung asan kayo hiyang, kung ano yung gusto nyong diaper for your baby. So, next naman is ayan. So, ito yung isa pang lalagyan. So, itong mga lalagyan na to, baka tanungin nyo ako saan siya nabili. Actually, hindi ko alam saan siya nabili kasi regalo lang siya sa akin. Pang travel siya actually. So, ginamit ko muna siya para naka-organize. Regalo lang siya sa amin ng Christmas ng aming friend. So, ang laman nito, of course, wipes. Ito kasing Moby, yung sa sister-in-law ko, ginamit niya to dun sa baby niya. Ang ginagamit kasi namin dati kay Pablo is Kirkland, nabibili sa SNR na wipes. Unfortunately, wala na siya ngayon available sa SNR. Kasi sobrang okay nun, sobrang kapal, so sobrang tipid. Tsaka wala siyang scent, tapos hindi nag-react yung skin ni Pablo. Ito yung pinakamalapit na quality ng wipes na nakita ko na available sa market. Kaya lang ito lang yung tig 20 sheets. Kasi out of stock kahit saan. Even dun sa kanilang official Instagram account, nag-message ako kung meron sila malaking wipes. Kasi mas gusto ko yun eh, yung parang may sealer siya na ano. Tsaka mas madami siyang laman. Kaya lang, yun nga, wala pa daw silang stock. So, mag-iintay tayo ng stock. So, nagdala ko ng 3 para sigurado ng wipes. And then nagdala rin ako nitong tiny buds, cotton buds, yung spiral and round dual tips for newborn, pataas. Ayan. And then, of course, cotton. This is from Orange and Peach. So, dinala ko na isang buong pack, tapos nilagay ko siya sa Ziploc. Kasi, pag na-open na yung plastic sa loob, syempre, di ba, naku-open na siya. So, at least pwede siya i-reseal ulit. So, ito kasi yung ginagamit pang wipe ng pupu, ganyan. Para hindi wipes ng wipes. Yan. Tapos, nagdala rin ako ng mask for Pablo. Actually, for Pablo to.
just from orange and peach. Kasi syempre, kasama namin siya doon. So, at least kung lalapitan niya yung baby kasi hindi natin masabi baka biglang magkasipan si Pablo or ano. Just para lang sure. Ayan. So, ito naman yung toiletries. Ito yung pouch niya. So, dinala ko tong yung soap, gentle cleansing gel, hair and body from Mostella. Itong diaper cream. So, nagdala na rin tayo ng alcohol. Ayan. So, yan lang ang laman ng ating parang grooming kit siya eh, no? And toiletry. And then next, of course, kung maliligo siya, kailangan natin ng, yan. So, nakalabel din siya towels. Ilagyan ko siya ng label kasi, syempre, like, may times na ever nagpapa-breastfeed ako or nasa CR ako. Hindi ko kaya muna tumayo or what. Kung iutos ko man kay Kenneth or kung sino yung babatay saan sa hospital, nakalabel na yung mga gamit niya. Dala ko ng isang white na cotton towel. Dala ko ng isa rin hooded na towel. Ayan. Puro sa SM ko to nabili. And then next is, ayan, so ito yung kanyang mga blankets. And nandito na rin yung mga ano niya, burping cloth, kanyang lampin. So ayan, ito is gift sa amin nung baby shower. Ayan, so ito, dinala ko apat kasi pang blanket niya at saka pang-cover din dun sa bed niya sa hospital. Diba, ano ba tawag dun? Bassinet ba tawag dun? Kung saan siya humihiga? Pag na-room in na siya. And then, ayan. Ang dami kong dinalang lampin. Para lang sure, diba? Kung bibit-bitin, burp siya, ganyan. So, at least, marami tayong dala sa hospital. Ayan. And then, lastly is, of course, kanyang mga clothes. Ayan. So, dito siya nakapatong sa aking gilid. So, ito yung pinakamalaking lalagyan ng travel case. So, andito lahat ng clothes niya. Ayan. So, yung pinakaibabaw, kasi yun yung unang-unang kailangan pag mga anak na, paglalabas ng si baby, is yung kanyang receiving clothes. So, andito is receiving blanket, swaddle, and then dalawang top na white, and then dalawang pajama na white, isang bonnet, tapos, isang pair ng booties and isang pair ng hand mittens. Ayan. So, nakalagay na siya dyan. Para at least, pagbibihisa na siya, ito yung iaabot ko sa nurse. So, ayan. Ito yung kanyang paunang damit. And of course, ayan, nagdala ako ng extra na swaddles. Kasi, pagkalabas niya, syempre, mag-room in muna tayo. Mag-stay pa tayo na dun ng 2 to 3 days. Kung normal, ulit. Ayan. So, kailangan naka-swaddle siya. Kasi sabi nga nila, di ba, sa loob na siya natin, nakaganon lang siya. So, para makatulog pa rin siya ng mahimbing, ganyan. Kasi sanay sila nang naka-wrap pa, ganyan. So, mayroon akong tatlong extra swaddle. So, dalawa from infant and then yung isa from mother care. Actually, madami akong dinalang mittens. Ayan, nakalabel din siya. Mittens, bonnet, and booties. So, andito yung mga extra niya na socks, mittens, booties, and bonnet. Ayan, nagdala tayo ng mga extra. Just in case yung mga nakalabel ko is madumihan or kailangan palitan ulit. So, this is for day 2. So, ang laman nito is, actually, madami-dami ako nilagay dito just to make sure na may clothes na siyang nakaayos. So, 1, 2, 3, 4, 5 na pantaas ang nandito. Kasi for sure sa hospital tayo nung the whole day. Baka madumihan or what. So, at least pamalit-palit, nakalabel na dito. Ayan, tapos may booties na din siya. 2 pairs ng mittens and then bonnet. Ayan. Kasi hindi natin naman natin sure kung ilan days tayo magsistay sa hospital or kung ilan yung makukonsume niya na clothes. So, andito meron din tayong for extra clothes. So, in case kailanganin ng extra clothes. Ayan. So, meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang dami, diba? 7 na onesies and yung mga tinatali, ano ba tayo, wrap around na top, tsaka tatlong pajama and shorts. And then, of course, nakalabel na rin dito yung kanyang going home outfit. So, dalawang set to ng going home outfit. So, ayan, para lang sure, kasi syempre mamaya binihisan mo na, tapos biglang nag-poop or sumuka or naglungad or something. So, sayang naman ang korma, dalawang set of going home clothes yung aking dinala. So, ito yung mga pang-alis clothes niya. Yan. So, ayan lang yung ating dadalhin for the baby. So, gagawa ulit tayo ng separate video naman. Kung ano yung mga napack ko for myself, for the hospital naman. So, ayan, sana nag-enjoy kayo. Kung napapansin nyo, wala tayong mga feeding bottles. Kasi unang-una bawal siya sa St. Luke's kasi doon ako mga anak ulit. And of course, magbe-breastfeed kasi tayo. Siyempre, lalo na sa hospital. So, hindi na ako magdadala ng feeding bottle. Kasi useless naman siya. Kahit na, like,
yung nangyari sa sister-in-law ko, na NICU yung baby niya in ICU, hindi nila finifeed using a bottle, kinakup feed nila. So, sobrang useless talaga ang bottle kung doon kayo mga nganak. And mas maganda na wag na lang magdala rin ng bottle kung gusto niyo talaga mag-breastfeed. And sana nakatulong ako, especially those who are first-time mommies. Kasi ako, second-time mom na ako. So, medyo alam ko na yung mga kailangan dalhin or yung mga di kailangan dalhin, ilan yung mga dapat dalhin. Normal delivery kasi ako with my firstborn. So, mga 3 days lang ako naka-admit nun. So, hoping na this time normal ulit. And ganun lang ulit tayo katagal sa hospital. Samahan niyo ako mag-pray for our safe delivery. Malapit-lapit na, ilang weeks na lang. Actually, waiting na lang pag pumatak na yung 37 weeks ko tomorrow. So, ayan. Ayan, sana talaga nakatulong ako. Especially sa mga mommies na mga anak like me. Or those who are planning to have babies. Ayan, so ito yung mga for us is essential to bring sa hospital. Ayan. Ayan. So, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And kung nakasubscribe na kayo, please don't forget to click the notification bell down below. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye! I know it's alright. We're one of a kind. I'll leave you behind. And all the